Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na unti-unting nagtatagumpay ang paglaban ng Pilipinas sa COVID-19. Sa lingguhang Talk to the People, inihayag ng presidente na mula sa 3.4% na positivity rate ay bumaba pa ito sa 2.3%. Tinukoy rin ng Pangulo ang patuloy na pagbaba ng mga naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, kasama na ang patuloy na pagbulusok ng bilang ng mga aktibong kaso. Sa kabila nito, muling nanawagan ng Chief Executive sa publiko ng ibayong pag-iingat at pagsunod sa mga ipinatutupad na health protocols upang tuluyang masawata ang pagkalat ng nakakahawang sakit. Kailangan lahat ay magpabakuna. The reminders, while the developments of the past few weeks show that we are steadily beating COVID-19, we must remain careful and continue practicing hugas, mask, iwas, bakuna kung wala pa. Handa si Pangulong Rodrigo Duterte na ipatupad ang batas kung maglalabas ng extradition request ng Estados Unidos sa kanyang spiritual advisor na si Pastor Apollo Quiboloy. Kaugnay ito ng sex trafficking case na kinakaharap ng founder ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, at dalawa pa nitong miyembro. Naunang sinabi ng Department of Justice o DOJ na hindi makatatanggap ng special treatment si Quiboloy, lalo't mayroong umiiral na extradition treaty ang Pilipinas at Amerika. Si Quiboloy at ang international administrator nito na si Teresita Dandan at isang Felina Salinas ay inakusahan ng pagre-recruit ng mga babaeng nasa edad na 12 hanggang 25 upang maging pastoral assistants na pinipilit umanong makipagtalik sa pastor. Bukod sa tatlo, may iba pang akusado na inaresto umano sa Amerika. Inaresto ng pinagsanib na puwersa ng pulis at militar ang isang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Zamboanga City. Kinilala ang suspect na si Calmi Mostala, 42 years old na explosive expert ng ASG na nag-ooperate sa Sulu. Ayon sa Zamboanga City Police Office, inaresto si Mostala sa bisa ng warrant of arrest mula sa korte sa Sulu dahil sa kasong illegal possession of explosives, double frustrated murder at double attempted murder. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.